Magandang araw po muli sa inyong lahat. At sa mga sandali pong ito ay akin namang bibigyang pansin ang ilan sa mga karaniwang katanungang lagi ko pong nababasa dito sa ating tinalakay na may pinagmamagatang Gamot sa Acidic Part 2. At ganun din po sa Gamot sa Acidic Part 1. At nagsama na rin po ako ng mga ilang katanungang maaring katanungan din ng iba pero nahihiya po silang magtanong na iniisip kong magbibigay ng kapakinabangan sa mga nakikinig at makikinig pa at makakapanood ng videong ito. Umpisahan po natin. Pinagpapauna ko lamang po na yung mga pangalan ng mga nagtatanong ay akin pong in-erase, no? Nilagyan ko ng takip. Dahil kung minsan kahit nagtatanong lang, kapag nilagay mo yung kanilang pangalan dyan sa screen, nababas po yung iba, nagkakaroon ng buzzer. Di baling ako na lamang po magkaroon ng buzzer, yung mga puna. Okay lang po yun. Huwag lang yung ating mga taga-subaybay na nagtatanong lamang at nais na matuto, maalaman yung mga bagay-bagay na katulad nito. Ito po yung karaniwang tanong, una. Doon sa gamot sa acidic, yung nga pong ating pinag-uusapan sa part 2, nangangasim at masakit na sikmura. Ang sabi niya, saan po nabibili yan? Ang sabi din ng isa, saan mabibili yan? At meron pang isang nag-text na isa, saan po nakaka-avail niyan, sir? So halos pare-parehas po, napakarami pong ganyan na katanungan. Ang lagi ko pong sinasabi, ito po ay ma-avail ninyo, makikita ninyo, mabibili ninyo, karaniwan sa mga supermarket. Pupunta po kayo doon sa mga spice section, kung saan nandun yung mga tinitindang mga paminta, laurel, nandun na yung cardamom, cinnamon, at iba pa. Kung hindi po ninyo makita yung lugar, magtanong po kayo doon sa mga staff ng department store at ituturo po nila sa inyo. At maaari din pong nasa mga malalaking pamilyang bayan yan, na kung saan maaari mas makamura kayo dahil dito sa aking lugar, kinikilo-kilo lang makikita mo nakahalera sa daan. At kung makakita po kayo, swerte po ninyo, itry po ninyo sa malalaking pamilyang bayan pagkatapos po ng lockdown na ito na ating nararanasan at maaaring makakita po kayo doon. At meron din po akong ginawang video, ilalagay ko po yung link doon sa description sa ibaba kung saan po ninyo maaaring mabili yung mga ganitong mga product, no? Kasi po hindi po ako nagtitinda talaga. Ako po yung nagsasabi lamang, nag-a-advise ng aking mga naranasang gamitin at mga dagdag na nalaman kung paano mabawasan ang inyong paghihirap kapag kayo ay sinusumpong ng inyong acid reflux at para maiwasan ninyo yung acid reflux ninyo. So, nandyan po sa description sa baba yung link kung saan po ninyo makikita. Actually, may mga ilang address po ako. Baka sakaling nag-ooperate pa po ito pagkatapos ng lockdown, try po ninyong bisitahin at tignan at bumili po kayo doon. At ang isa pa, doon po sa Shopee. Tignan po ninyo yung mga examples doon sa video sa ibaba. And then, ano po yung mga karaniwan na tanong nating nakikita? Ito. So, bagamat hindi siya karaniwan, maaaring meron po kayong kaba patungkol dito. Ang sabi niya, sir, nakamamatay po ba ang GERD? Sabi ko, no. Hindi po nakamamatay ang GERD. Lalo na kung hindi po ninyo ito pababayaan. So, ano pong dapat para kayo po ay huwag mapahamak sa GERD? Huwag po ninyong pabayaan. Bakit? Kapag napabayaan po ninyo ang GERD, alam po ba ninyo na maaari itong mahulog, mauwi sa cancer. At yun po ang fatal, deadly, nakamamatay po ang cancer. So, ganun pa man kahit cancer po, no? Huwag po kayong mag-alala kung sino man po sa inyong nakikinig na mayroong cancer, gumagaling din po yan. At gawin po ninyo yan sa pananalangin. Wala pong imposible. Opo, tayo po ay Kristiyano at nagpapayo po tayo ng katotohanan lamang. Ano man pong karamdaman, malubha man o hindi, maaari pong gumaling. Pero hanggat hindi pa po siya malubha, dapat po agapan na ninyo. Kaya ang GERD, hindi po nakamamatay, no? Agapan lamang po ninyo para huwag nang mahulog pa sa cancer, huwag nang lumala pa. Pangalawa, meron pang tanong dito, o pangatlong katanungan na ito, dahon ng bayabas, okay din po ba? So, okay naman po yan, dahon ng bayabas kasi natural yan. At meron po itong antimicrobial properties
And pinaniniwalaan nga po na ito ay nakakapag-reduce ng acid reflux. And then, ano pa yung katanungan? Ano po ba dapat inumin sa may gastritis? So, kapag ka meron po kayong gastritis, meron po kayong inflammation sa lining ng inyong bituka. So, maaari po ninyong gamitin itong pinaglagaan ng dahon ng bayabas. At pwede po kayong uminom ng mga green tea. Huwag lamang po yung mga green tea na nakabottled na, no? Kasi po, karaniwan yun, may mga halo ng juices, fruit juices, at maaaring may caffeine po yung iba. Yung plain na green tea, pwede po ninyong haluan ng konting honey. At pwede po kayong gumamit ng mga supplement tulad ng garlic extract. At ano pa? Eto, sabi, sir, magtanong lang ako sana, ano ang gamot sa heartburn? So kapag kayo po ay nakakaranas na ng heartburn, una pong gagawin ninyo, huwag po kayong hihiga, no? Baka po lumala yan. Lakad-lakad lang po, lumala, lumakad-lakad lang po para huwag lumala. And then, ngumuya po kayo ng mga ilang piraso ng cloves. Natandaan po ba ninyo yung itsura ng cloves? Eh, pakita po natin ulit. Yan. Ayan. Or gumamit po kayo ng cinnamon tea. So, ayan po ang itsura ng cinnamon. Yan, lalagain lamang po ninyo yan. Nandito po sa description sa baba, lagay po natin kung ano po yung mga kaparaanan kapag kayo ay nagkakaroon ng acid reflux, maiwasan ninyo yung acid reflux at yung pati yung pagkakabag, bloating. Lagay na lamang po natin yung description sa ibaba. Pero bukod po dun sa cinnamon, fennel seeds, cumin seeds, makakatulong po sa inyo yan. At saka siyempre pa, para hindi na po kayo magkaroon ng heartburn. Yan. Follow the rules. So, yun lamang po ang napakasimpleng kaparaanan para po makaiwas kayo sa heartburn. Follow the rules. Ano po yung mga rules? Iwas sa maanghang, iwas sa mga mamantika, iwas sa mga maasim, at dun sa mga iniinom ninyo, iwasan ninyo yung may mga caffeine. Yan, karaniwan yan. Nasa soda, cola, yan. At yung mga alak. At iwasan din po ninyo yung makahalanghap man lamang kayo ng usok ng sigarilyo. Ibig sabihin, kapag kayo po ay naninigarilyo hanggang mari, totally stop na po ninyo yan. At iwasan po ninyong ma-stress. Kaya napakahalaga na meron po kayong kaalaman kung paano po ninyo ma-manage ang inyong stress. And then, sabi, Kuya, pwede po ba na uminom palagi ng marami kahit may acidic? So, depende po yan, no? Halimbawa, nagpawis kayo ng marami. Yan. So, maraming liquid ang nawala sa inyong katawan. Kayo ay nag-LBM. So, inom po ng maraming tubig para hindi po kayo ma-dehydrate. Pero, kapag kawawala naman po kayong halos pinagkakapaguran, hindi naman kayo uhaw na uhaw, hindi naman kinakailan, huwag po kayong iinom ng sobrang dami. Dahan-dahan lang po. Kahit na isang baso lang every hour, makakomplete po ninyo yung 8 basong tubig ninyo sa loob ng maghapon. Or kahit kalahating baso lamang ng tubig every 30 minutes, lalo na kung laging nangangasim ang inyong sikmura, ang inyong lalamunan, umaangat yung acid, inuman po ninyo ng kaunting tubig maya't maya. Kumain din po kayo ng halimbawa ay konting saging, ganyan, or konting prutas, papaya, tapos pasundan ninyo ng kaunting tubig maya't maya. Para hindi rin po masira ang inyong lalamunan. Lalo na po kung kakakain nga po pala ninyo, huwag po kayong iinom ng marami. Hi sir, bawal rin ba yung apple cider vinegar sa acidic? Ang may papayo ko po dyan ay ganito. Maaari po kayong mag-try ng kaunti lamang. Ang akin pong nababasa dyan at naririnig pa tungkol dyan dahil hindi ko po naranasan yan, ay yung gamitin nyo yung raw and unfiltered. Inuulit ko po, raw and unfiltered. Mababasa naman po ninyo yan doon sa tag ng apple cider vinegar pagka bumili kayo. Nakalagay, raw and unfiltered. At kung ang mga doktor ng medisina ang inyo pong tatanungin, karaniwan po sa kanila, mostly, magsasabi sa iyo na there is no magic that a sour or acidic will become alkaline when you drink it. So, may malaki pong pagkaiba. Pero, ang payo ko po, huwag niyo pong bibiglain yung apple cider vinegar is
kalahating kutsara lamang o isang kutsarita ang ihalo po ninyo sa tubig at yun po ang inyong inumin. Kapag ka nangasim, bawasan po ninyo hanggang sa makuha niyo po yung tamang dosage. Pero kung talagang ayaw, i-stop na po ninyo para hindi po kayo mahirapan. Di ko rin po maiwasan ma-stress, sir eh. Ano po ba ang gagawin ko? Yan. Madali lamang po. Kailangan po ninyong matutunan yung tinatawag na stress management. Paano po kayo makakawala kaagad sa stress kapag ka merong mga stressful event. So, kailangan mag-relax mode po agad kayo. At maaari po kayong gumamit ng mga technique tulad ng tinatawag na deep breathing technique at saka yung meditation. Lalo na kung yung stress ninyo, iuwi pa ninyo hanggang sa bahay, dala-dala pa ninyo. Gumamit na po kayo ng meditation. At meron po mga online guided meditation na pwede po ninyong sabayan para matutunan po ninyo kung paano mag-meditate ng tama. Masakit po lalamunan ko at maasim panlasa po. Ano po remedy doon? Medyo maliit po kasi yung sulat, medyo malabo na mata, matanda na tayo. Yan, parang po doon sa masakit ang lalamunan at maasim ang panlasa, ibig sabihin, nag-reflux po yung acid, umaakit, no? Uminom lamang po kayo palagian ng tubig maya't maya, konti-konti para mahugasan. At pagka kayo po ay nahihiga, huwag po ninyong ipa-flat yung inyong likod sa bed. Kailangan yung pong lower back ninyo dito sa may bewang, naka-slant na yan hanggang doon sa may ulo para po hindi papanik yung acid doon sa inyong lalamunan, para po hindi masira ang inyong lalamunan, para hindi magasgas. At para naman doon sa nananakit na lalamunan, pwede po kayong gumamit ng salt gargle. Maghahanda lamang po kayo ng mga kalahating kutsarita ng asin at ihahalo ninyo sa isang baso ng tubig na maligamgam, mainit-init, timplahin po ninyong maigit, yun po ang inyong ipangmumumog. Pwede po ba kumain ng biskuit, sir? So, pwede naman. Nga lamang, tandaan po ninyo, dapat yung plain biskuit. Ibig sabihin, walang added sugar. Makikita po ninyo yan sa pag-check ninyo visually. So, by visual checking, walang mga aso-asukal yung biskuit, plain lamang siya. Okay po yun. Kayo na po ang humusga kung ano yung mga biskuit na yan at hindi po ako magsasabi ng mga brand ng biskuit. At ito lamang po para sa araw na ito, na may natulungan po kayo ng maikli nating impormasyon sa pamamagitan ng pagsagot sa inyong mga katanungan. At hanggang sa muli po ang ating pagkikita.